Kamusta nga mga parts at welcome once again sa ating vlog. At bago ako mag-start mga parts and mga padyak ay gusto ko sanang hingin ng inyong tulong na suportahan ang lahat ng mga Filipino cyclist vlogger na talagang intention namin for you to have the best biking experience ever. At for today ay i-discuss ko nga sa inyo or ang i-feature natin sa vlog na to ay yung isa sa mga top na consumables ng bike natin na pinapalitan natin. At hindi naman mawala sa mga bike natin yun. Meron talaga consumable doon at meron din naman mga parts na talagang hindi pinapalitan. So, sa ating bike ay ang ating mga gulong. Siyempre, pag ginamit natin to, especially kapag long ride, lagi tayong naglo-long ride, so napupudpud at napupudpud talaga yung mga gulong natin. Meron lang talaga mga klase ng gulong na mga gandang klase or mga gandang brand. Then, meron din naman mga affordable na brand. So, normal sa ating mga bikers na magpalit ng gulong. Siyempre nga, pag nagpalit tayo ng gulong mga parts at kapadyak, ay kinukonsider din natin kung magkano yung budget natin para sa gulong ngayon. At dilitingnan natin kung anong brand yung pinakamagandang brand na papasok sa budget natin na tipong masusulit din naman natin at maglalas for how many months or even years. Kaya nga pa mga parts sa araw na to ay represent ko sa inyo, makikita nyo sa vlog na to, yung 10 brands ng mga gulong na pwede kong i-recommend sa inyo na papasok sa budget nyo at okay din naman yung quality. Kaya simulan na natin ito. At para nga sa ating number 10 mga parts kapadyak ay ang Chaoyang Tires. So ito is naka-folding tires na rin siya mga parts. I don't think kung meron na silang tubeless ito, but this is also a affordable brand of tires. CST Tires mga parts at kapadyak, ito ay isa rin sa mga murang or affordable na tires sa merkado ngayon mga parts. At nakakita rin ako nito na naka-skin wall na rin. I think meron na rin silang naka-tubeless ready na mga tires. Folding tires na rin ito, and isa to sa mga makikita mo sa mga karamihan ng bike shop ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Innova mga parts, walang type J, walang type E, walang type G dahil hindi naman to sasakyan mga parts. Isa rin to sa mga affordable na folding tires na para sa ating mga mountain bike na makikita nyo sa merkado na napaka-affordable din ang price and yung quality okay din naman. So meron na rin atang tubeless nito mga parts. So check nyo na sa pinakamalapit na bike shop sa inyo to. GX mga parts, folding tires, tubeless ready. At ang malupit nito mga parts, dati nakita ko ito ng all white na type ng tires para sa mga mountain bike natin. Ang hirap pumanat ng ganun mga parts, pero GX meron nun. And then ito, competitive yun yung price nito mga parts. At tingin ko naman maganda rin yung mga reviews regarding sa GX. Kaya kung medyo mataas-taas ng konti, konting taas lang sa budget natin para sa tires, pwede yung nating natong GX tires. Pana Racer, ito mga parts, kalimitan is nakakabito sa mga naka-built bikes or built bikes. So makikita nyo yung Pana Racer yung kalimitan nakakabit. But Pana Racer is also an affordable mountain bike tires. May folding tires na rin sila at meron rin tubeless. I think meron din silang naka-wired type. So pwede nyo na i-check to sa pinakamalapit nyong bike shop na pupuntahan or balak bilhan ng guma nyo. Ang mga gulungan ng mga mountain bike sa ngayon or nowadays ay meron na tayong tinatawag na folding at naka-wired type. And then meron rin tayong mga tubeless. So, depende na lang kung ano yung hinahanap natin. Kasi merong mga naka-tubeless, merong mga naka-interior, merong nagamit ng wired, merong mas prepared yung folding. Itong mga binanggit ko ng mga brand ng gulong at yung mga babanggitin pa ay kadalasan meron naka-folding na siya and meron din mga iba na naka-wired and meron din mga naka-tubeless na. Kenda. Ito mga parts is isa rin to sa mga magandang type ng MTB tires, folding tires, and then tubeless ready. So makunat din tong Kenda, yun ang pagkakalam ko. Kasi yung isang biking body ko, Kenda yung gamit niya.
So, meron na rin pass rolling, meron din tong grip control or ground control. So, i-check nyo na tong Kenda sa nearest bike shop stores na pupuntahan niyo. Michelin. So, ito mga paps, akala ko sa kotse lang din to eh. Sasakyan lang tong brand ng tires na to. Pero, mismo yung biking body ko na gamit itong Michelin makunat. Affordable yung price. May tubeless na rin. I don't think lang kung merong wired type nito na gulong, pero tubeless ready meron. Meron siyang ground control, may fast rolling. So okay din to, makunat din. I-check nyo na rin to kung meron sa mga bike shop nearest you. But I think limited shops lang ang meron nitong Michelin bike tires na ito. Maxxis. So mga parts kapadyak, alam nyo naman at kilalang-kilala na ang Maxxis sa industriya ng mga bike tires brands. And maganda rin sa Maxxis, may tubeless ready, meron silang mga naka-wired type. Meron na rin silang mga sikat na naka-skin wall type na tires. So i-check nyo na to sa nearest bike shop na pupuntahan nyo. And ito, affordable yung price nito, lalong-lalo na dun sa mga skin wall type na tires nila mga parts. WTB. Nice din tong brand na to mga kapadyak, no? At the same time, hindi mo naman to lagi makikita sa mga bike shops, pero in terms of quality, in terms of its kunat, nakunat to, magandang klase. Meron din mga ground control, may fast rolling. And then, ang maganda lang dito sa WTB, marami silang iba't ibang mas malalapad pa na tires. And kilala na rin to sa industriya ng mga gulong na pang mountain bike. Kaya i-check nyo na rin to kung gusto nyo na medyo affordable siya and then nice quality din. Continental. Ito mga parts at kapadyak, ito yung isa sa pinakapaborito kong gulong sa history ng pagbabike ko, na talaga ang ganda ng performance. Nag-last sa akin ng 2 taon, tubeless yun. Race King, X King yung gamit ko dati. Ang ganda ng performance na itong gulong na to in terms of durability. And then yung price niya, napaka-competitive. Wala akong masabi dito sa Continental. Available to sa folding and wired type. At alam ko, meron rin silang mga tubeless ready. So, i-check nyo na to. Continental tires. Solid to mga parts and mga kapadyak na mai-recommend ko para sa naghahanap na budget mountain bike tires. At yun nga mga parts at kapadyak, yung 10 brands ng mga gulong ng mga mountain bike na pwede ko i-recommend sa inyo pag naghahanap kayo. So itong mga brand na to, actually lahat naman yun hindi ko pang natatry. Pero meron akong mga natry na sa mga brands na yun. Pero masasabi ko lang mga parts, at least meron kayong idea. Pag nagtanong kayo, meron kayong preferred kaagad na brand na pwedeng pagkitin. Hanggang dito na nga lang muna mga parts ang vlog natin for today. Tungkol sa mga gulong or mga brand na gulong na pwedeng yung hanapin or pagpilian. Again, mga parts sa kapadyak, ulitin ko, huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan lahat po ng mga Pilipino cyclist vlogger, na ang intention po namin lahat ay talagang magkaroon kayo ng napakagandang biking experience at talagang ma-enjoy nyo yung pagbabike at makakuha kayo ng mga tips regarding sa mga bike natin, sa bike parts or lahat ng regarding sa pagbabike. Suportahan nyo po kami lahat. Ang gagaling po ng mga vlogger natin na Pilipino na cyclist. Thumbs up po tayo. At doon nga sa mga parts natin at mga kapadyak na hindi pa nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang po ng YouTube channel. Huwag natin kalimutan i-click ang subscribe button and the notification bell para lagi po kayo ma-notify sa lahat ng mga videos natin. At bigyan nyo na din ako ng thumbs up kung okay sa inyo yung video to. At hanggang dyan na lang po muna mga parts, dahil lumalakas ng ulan kaya po ako naka-jacket. Pag nakita nyo po yung paligid ko mga parts, ayun po, madilim pa, kumukulog ko po mga parts. Ayan, at kapadyak, ayun po, ito ang outfit ko for today's vlog. At see you sa mga ibang vlog pa natin. Bye!